Eh, okay na. Video to. Good day mga kabudol. Sa araw na ito, mag-recovery ride muna tayo sa isang paborito naming loop na tinatawag naming Warat to Sampaguita Loop. Ito ay kinabibilangan ng dalawang bayan ng Piat Cagayan at ang Sulana Cagayan. So, aabot nito ng halos 100 kilometers yung buong loop. Maubusan dito mga te. Ito yung gusto naming rorotahin dahil isa ito sa daan na wala masyadong dumadaan na sasakyan at bago pa yung pagkaka-espalto ng daan. Banayad lang ito dahil kukunti lang yung ahon pero mahaba siya. Uwian na. Oh, hindi man chichicha na lang din. Oreo. Ayan, sponsor. Baka naman. Baka naman. Kasama namin ulit dito yung mga makukulit na kagrupo ng CAC at actually, dumadami na kami mga kabudol. Inaabot na kami ng kada ride ng halos mga 30 riders. Dahil maraming naiinganyo na sumama sa amin dahil medyo mabilis at na-inspire sila doon sa napapanood nilang mga videos. Lalo na yung mga babaeng riders dahil nakikita nila si Amazing Devin na nagra-ride at medyo bata pa. Kaya maraming nagre-request pwedeng sumama sa grupo namin. Wala namang problema mga kabudol. Welcome naman po lahat. Basta importante, pagpasensyahan nyo kapag medyo mabilis, pero hayaan nyo, antay naman namin kayo sa dulo. Ngayon, kasama namin yung isang babae, itong nakakulay pink na helmet. Ang pangalan niya ay si Mariel. Isa ito sa mga riders ng Karatig Bayan namin. Medyo ano na rin ito, sanay na po itong mag-ride at medyo may medyo ano na to, malapit ng mag-college kaya medyo nasa tamang edad na. At ang alam ko, isa rin ito sa mga mamaw doon sa bayan na yun. Hindi kami masyadong nagmamadali at ang tawag namin dito isang chill ride dahil malayo-layo pa yung lalakbayin at inaalalayan namin yung bagong kasama ng babae. Alam namin na kaya niya kasi madalas naman siyang nagra-ride, kaso nga lang ito yung problema kapag nagra-ride ka ng mahaba-haba, yung tiyatawag nating long ride. Ito yung disadvantage kasi ang gamit niya ay MTB, tapos ang sixer lang yung gamit niya na MTB. So halos lahat kami naka road bike kaya sigurado pag binilisan namin ng konti, maiiwanan siya. Mga kapajak, dito na kami sa may ikot. Maganda kasi rito, yun ang maganda dito, wala masyadong dumadaan. Kaya solve na solve. Ayun no, kita nyo naman yung kalsada, straight. So pagdating sa kalagitnaan, napansin namin nagkakalabitan ng mga kasama. Kaya dito nagsimula ng magsikalas yung mga kasama naming medyo kilala nyo na medyo batak na kaya ayun, nagsikalasa na talaga. So kitang kita nyo naman siguro ang ganda ng lugar dito, sobrang ganda ng daan at
mapapansin nyo, dahan-dahan na rin kami naiwanan. So, nauna na yung mga kuya namin, yung mga kuya na batak. At tinatry din namin na humabol, pero hindi namin kinaya. Dito sa punto na ito, wala na. Medyo lawit na yung dila ni Mario, kaya naiwanan siya. Dahil tinry namin mag-maintain ng 33 kph or 33 kilometers per hour para sana medyo madikitan namin yung mga nauna. Kaso nga lang, sobrang bilis pala nila, kaya ayun, hindi na namin sila natatanaw. So nahati kami sa tatlong grupo, yung mga nauna, yung medyo batak, kami naman yung pangalawa, at syempre yung panghuli, yung bagong kasama natin. Pero wala naman problema dahil inalalaya naman siya ni Sir Rod. Isa rin to sa mga batak ng Cagayan, pero syempre parang kaibigan niya, kaya sinasabayan niya. So nung tumagal na medyo siguro na boring na rin si Sir Rod, iniwan na rin niya. Bigla na rin siya nakasunod sa amin, kaya napag-usapan na lang namin Sir Popoy na kung pwede si Mariel alalaya na lang, kaya si Sir Popoy na yung nag-iba. So pilit namin hinabol, pero wala, hindi na namin sila makita, kaya pala di namin sila mahabol. Ay halos lahat ng mga nauna ay mayroong curfew. Ito yung nakakatawa mga kabudol, usually makaka-relate naman siguro kayo dito. Yung ibang mga riders dito, kapag nagre-ride, merong oras yan. Kaya minsan mapapansin nyo bakit sila nagmamadali, kasi meron talaga hinahabol na oras. Tulad ng isang kasama natin, meron siyang dapat ihatid sa ganong oras, kaya tansyado na niya kung gaano kabilis, gaano kabagal dapat itakbo ng bike niya para makarating siya at maihatid niya yung kasama niya. So dito, nagulat kami sa sobrang bilis ng mga kasama namin. Yun pala, halos lahat ng mga nauna, meron pala silang schedule. So sa punto na ito, naglaylo na rin kami. Medyo hirap na rin kami humabol dahil kahit anong maintain namin ng 30 plus, wala na kaming matatanaw. Kaya nag-decide na rin kami na medyo bagalan. No? Kami yung pag madalas na nagra-ride, yung pangalawang peloton, kami yung tinatawag na double boys. Ito yung boys na mga medyo gustong makipagbudulan, pero hindi kaya, hanggang ano lang kami, hanggang try lang. Pero pag sinabayan na, wala na, nagsasama-sama na kami. So ang tawag ng mga nauna sa kanila, ang tawag sa kanila mga boodle boys, kami naman ay mga google boys. Yung pangatlong peloton ay mga nahuhuli, ang tawag sa kanila mga naboodles. Dito kumain na kami at gutom na yung bunso namin si Aka, si Ray. Nagreklamo na sa likod na kung pwede huminto muna kami para kumain dahil wala na, medyo matagal-tagal na kami nagpadyak at wala pang nakain. Hanggang sa naabutan namin yung grupo, kasi napag-isipan nila na antayin na lang daw kami dahil baka may kung ano mangyayari. The last bag. So hanggang sa muli mga kabudol, kung sakaling mag-chill ride kayo, siguraduhin na dapat condition lagi yung bike, lalo pagka long ride. Isa yun sa nagiging problema sa isang ride. So hanggang sa muli mga kabudol. Oh,